Balita naman po sa lalawigan, mga kapatid, iisa lang sa 46 na gusali sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga ang napag-alamang mayroong license to operate. Lumabas sa investigasyon na may lisensya simula 2020 hanggang 2023 ang nag-iisang gusali na pagmamayari ng Lucky South 99 Corporation. Sa kabila naman yan, hindi rehistrado ang naturang kumpanya sa Social Security System, Philippine Health Insurance at maging sa Pag-ibig. Hindi rin tugmang bilang ng mga empleyado na idineklara ng kumpanya sa Bureau of Immigration. Higit 100 empleyado lamang, kabilang ang 7 foreigner, ang isinumite ng Lucky South 99 sa Dole Region 3. Malayo yan sa aktual na bilang ng 800 dayuhang empleyado. Hindi naman dumalo sa pagdinigang kampo ng mga sangkot sa kontrobersya. Patay ang isang lalaki matapos mabagsakan ng pader sa gitna ng construction sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa report, galing sa crane ang bumagsak na 600 kilong pader. Nangyari yan habang nagkakabit ng kable ng kuryente ang mga katrabaho ng biktima. Ang depensa nga ng operator ng makina, pumalya ang pedal ng crane kaya't nahulog ang konkretong pader. Tinitignan ang posibleng pagkukulang ng contractor matapos madiskubring walang lisensya ang naturang operator ng crane. Hindi naman na magsasampa ng reklamo ang naulila ng biktima laban sa operator ng crane. Isa namang grocery store ang hinold up sa Bacolod City. Nagkunwari pang ang bibili ang mga kawatan bago isinagawa ang krimen. Aabot sa 3,000 piso ang halaga ng ninakaw ng salarin. Nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang pulisya. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 a.m.